active ka sa anong app? Oo. Anong mga app na active ka? Sa TikTok. Hindi dapat TikTok, dapat TikTok. TikTok. Because negative and positive, ayun kami. Ah, okay. Thank you too much too. Oh, hello everyone, this is Jasper Omorian and welcome back to my channel. For today's video, super excited ako kasi alam naman nating lahat, may isang dalhagang Pilipina na sumikat dahil sa TikTok. And it's a very good thing na taga Cebu siya and taga Cebu tayo. Kaya ayun, sinearch namin kung sino tong TikTok girl na nagtrending sa whole Philippines, and then nandito na tayo ngayon sa lugar kung saan siya nakatira. So tara, kilalanin natin siya. Hi, Stella. Hello, pero hindi pa ako si Stella. Ako po si Kim Arda. Ah, so yung Stellang account mo sa TikTok is sa ate mo? Sa no, sa ate ko. Oh. At ginagamit ko lang po yung TikTok sa ate ko, kaya nakala sa mga tao na Stella po ang pangalan ko. Kim, okay. So ilang taon ka na, Kim? 14 years old. Nag-aaral ka pa? Wala na. Bakit? Kasi busy ako. Cooking and cleaning. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. Tapos, ilan kayong magkakapatid sa pamilya? Sa pamilya namin ay... Di siya sure. May mga coach. Sige, balik. balik. So ilan kayo sa pamilya nyo? Anim po. So ngayon, seryoso muna yung tanong natin para makilala natin talaga kung sino si Yes I Do the Cooking Girl. Okay, hiling mo ba talaga yung pagsasayaw? Hindi masyado, pero gusto ko na marunong sumayaw. Hindi masyado, pero gusto ko marunong sumayaw. gusto ka, kaya ka sumasayaw para mag-practice, para matuto. Para mas marunong pa akong sumayaw. Ah, kasi practice makes perfect. Oh, ganun. Wow! Tapos, aside sa pagsasayaw, may ibang talent ka pa ba? Sumasayaw at... yung maglilinis, yung magluluto. Yes, I do the cooking. Yes, I do the cleaning. So, nag-stick talaga siya sa Yes, I do the cooking and cleaning. So, yung eating. Kaya ang taba-taba ko na ngayon. Wow, mataba pa siya niyan. Maril na ka-cool. Nakakahiya naman. Active ka sa anong app? Oo. Ay, balik ka ang question. Active ka sa... Anong mga app na active ka? Sa TikTok. Facebook. Yun na po. Wala kang Instagram? Wala. Anong nangyari sa video mo nung... Nag-shoutout ka kay Kay. Shoutout Kay from TikTok. Yun po, nagkamali po ako kay... Kasi bakit ko na TikTok? Hindi dapat TikTok. TikTok. Ano ulit? Hindi dapat TikTok. Dapat TikTok. TikTok. Hahaha.
Grabe. Oh, so, yun guys ha, may natutunan tayo. Dapat di, hindi TikTok, dapat TikTok. Yun. So, next question, Kim. Ano ang pangarap mo sa buhay? Ang gusto ko na... Ay, hindi. Ang pangarap kong lumaki. Ang pangarap ko. Ang pangarap kong lumaki. Ay, kumulat na. Babot na tayo. Sige. Ang pangarap ko po ay maging teacher. Wow. Bakit teacher? Sige, kasi gusto ko turuan ng mga bata. O lagi, gusto ko nang tumuro ng mga bata. At gaya sa akin na alam nyo na sa social media. Yan. Ayun. So gusto niya maging teacher. Kaya Kim, patuloy mo yung pag-aaral mo para maging teacher ka, okay? Promise mo, i-promise mo yan sa lahat na mag-aaral ka tapos matatapos ka. Ipapromise ko po yan na mag-aaral ako ng maigi at dapat po na makatapos pa ako ng pag-aaral. Alright, so promise na niya yun ha. So aabangan natin yung pag-graduate ni Kim. May shota ka na? Wala pa. Pero may past na naging shota ka? Oo. Ilan? I think 23. Wow! Totoo, ilan yung naging shota mo? Basta, 23 pababa. 23 below. 23 below bright. Diba sinabi mo, yes, I do the cooking. Kung naging ulam ka, masarap ka ba? Hindi ko alam, pero kung titikman mo ako, diyan mo lang malaman. Wow! Sino yung nag-choreograph ng Yes, I Do The Cooking na sayaw mo? I followed yung babae na nakikita ko kasi nag-scroll ako sa TikTok at tapos nakita ko na yung yan, yung Yes, I Do The Cooking. So, narinig ko ang sounds, parang ang ganda. So, na yung tinitingin ko yung stepping ng babae. Tsaka, na-feel ko na kanang kaya ko. So, I tried. So, nung ginawa ko na nag-TikTok na ako, hindi ko po alam na hindi pala yun, anong tawag mo? Hindi tama. Hindi pala yun tama, mali pala ako. So, yun. Okay pa ba? So, yun po, kahit mali ako, naakit sila sa kagandahan ko. So, yun, nag-viral. So, ipakita mo daw yung ganda mo? Kay kanon. Wow. O diba, isang napaka unique na Filipina na nakita natin. Wata. Ano? Challenge. Diyan mo. Anong ginawa? Gayaan mo, Kolski. Gayaan mo ginawa niya. Patunlo, Kol. Sige. Sabi ng videographer natin, and lightsman pala, na ano, gagayahin ko daw kung ano yung ginawa niya. Pero sige, gagayahin natin mamaya ha. So, turuan mo ako ha. So, Kim, kung magiging artista ka, sino yung gusto mong maging love team para gumawa kayo ng movie or pelikula? Oo, yun. Para sa akin, ang gusto ko maging love team sa pelikula ay si Sander Ford. Wow. Kasi, alam nyo ba guys, bakit ko siya pinili na maging... Kung maging artista ko ha, si Sander Ford. Kasi, pareha lang po kami na binabash ng mga tao, panlalait ng aming mukha. Yun, so, pinipili ko po si Sander Ford. Because negative and positive, ayun kami. Okay. So, ang point daw ni... Negative si Bardo, ikaw positive. So, medyo nahilo ako sa sinabi niya. Pero I think yung point ni Kim is there's always positive in the negative. Sumikat sila dahil sa mga pangbabash and that makes them the positive over the negative. Char. Tama ba yun? Tama ba yung sinabi ko? Ayun. So, amazing yung sagot mo sa question na yun. So, Kim, last three questions na lang tayo.
sino pa yung mga gusto mong i-challenge na gumawa ng Yes, I Do the Cooking na sayaw? Gusto ko si Ivana, si Alex Gonzaga, at si Zainab. Uy, meron na si Zainab. Meron na si Zainab. Ay, gusto ko si Mimiyang. Shoutout pala kay Rappi Tolfo. Oh, bro. Ansa daw? Ansa? Hello, bro? Ah, okay. Hello. Ipatawag. Diba sinabi mo na gusto mo magka-love team si Xander Ford sa mga movie or pelikula soon, very soon? Okay lang ba sa'yo sa tamang edad meron kayong mga kissing scenes? Pwede naman. Sa isang sulat mo ay nabihan ako para bang iba na ang lahat ganito. Pero yung takip lang sa mata. Ah, takip sa mata na kissing scenes. Bakit hindi pwedeng eye to eye? Wag na. Hindi kasi baka may love siya ba? Isang sulat mo nabigayin ako nabalot ng pag-aaral. Oh, wow. Last question, Kim. Ano yung criteria? Kasi alam ko, dahil sa sobrang sikat ka na, marami na talagang pumipila para maging shota mo. Para makuha yung puso ni ng nag-iisang Kim Arda. Ano yung mga criterias mo para sa lahat ng lalaki? Para alam nila. Kahit walang grado, basta marunong lang rumispeto. Wow. Yung marunong magantay, ha? Malapit na naman ako mag-18. Ate-ate lang kayo dyan. Grabe yung mga words of wisdom mo, Kim. Natuwa talaga ako sa, ano natin, sa pag-uusap. Pag-uusap. Ay, nalimot niya. Waton pa tayo yung mukha. Doon pa naman tayo mo. Bumana ang last question. Sundan pa rin talaga ako, Diyos ko. O sige na. O sige na, turuan mo na ako sa ginawa. O, so ayun na, Ayan, nagagayahin ko na si Kim sa yung ginawa mo kanina. Diyos ko. O sige, Kim, turuan mo ako sa ginawa mo. Uy, shoutout pala sa mama ni Kim dahil sa sakong ano mo. So ayun guys, ayun guys, di ko talaga kaya kasi nahihiya talaga ako. Thank you so much Kim Arda for being so accommodating, so kind na tinanggap mo kami dito. Thank you too much too. Thank you too much. Thank you so much too. So that's it everyone. This has been Jasper Amorin. And this is Kim Arda. Kim Arda versus. Wow. Thank you so much for watching and ayun, see you very soon. Bye-bye.